industriya ng musika ay hindi nga sapat ang pagkakaroon lamang ng karunungan sa pagkanta. Dapat taglay mo rin ang originality at uniqueness na hindi lamang basta magmamarka sa kultura, kundi tatatak na rin sa mga tao. Isa na nga sa malaking halimbawa nito ay ang 1980s music icon na si Cyndi Lauper. Ang singer na nakilala sa kanyang kakaibang fashion, makeup, funky and colorful hairstyle, at syempre sa kanyang boses na tila bumagay sa kanyang sweet and innocent na karakter. Siya nga lang naman ang naging inspirasyon ng mga sikat na singers ngayon na kagaya ni na Katy Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj at marami pang iba. Isa sa mga naging mukha ng pop rock noong dekada 80 at dinumina ang pinakabigating mga music charts sa mga kantang Girl Just Wanna Have Fun, Time After Time, True Colors, at marami pang iba. Sa masayahin at positibong personalidad nitong si Cyndi Lauper, itila hindi mo nga mahahalata sa kanya ang matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan sa buhay. Dahil nga sa kanyang pagiging iba, madalas nga siyang mabuli noong bata pa. Lumaya sa murang edad para matakasan ang mapang-abusong ama, naging homeless, at binuhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng hanap buhay. At kahit ngayon ay isa na siyang legend sa industriya, ibit-bit niya naman ang isang karamdaman na siyang nagbibigay ng labis na pahirap sa kanyang buhay. Ano kaya ang mga ito? Pwede na ating pag-uusapan ngayon sa Tvmarktianx TV. Si Cynthia Ann Stephanie Lauper ay isinilang sa Brooklyn, New York noong June 22, 1953. Pangalawa nga siya sa tatlong magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay mga relihiyosong katoliko. Ngunit tila hindi nga nagawang pagtibayin ng kanilang pananampalataya ang relasyon nila bilang mag-asawa. Sila ay maagang naghiwalay at doon na nga nagsimula ang kalbaryo sa buhay ng batang si Cyndi Lauper. Simula kasi nang umalis ang kanilang ama, ilubang nagbago na nga rin ang pag-uugali ng kanilang ina. Palagi nga itong wala sa mood at sila nga ng kanyang mga kapatid ang madalas na pinagtutuunan neto ng kanyang galit. Si Cyndi Lauper ay mag-isang pinalaki ng kanyang ina sa Queens, New York at pinag-aral ng elementarya sa isang Catholic school. Ngunit hindi nga naging maganda ang karanasan ni Cyndi dito sa kadahilan ng hindi nga nagustuhan ng mga madre ang tila makulit at palakaibigan niyang ugali. Madalas kasi siyang makipag-usap sa mga lalaki at nang minsan nga niyang kamuti ng likod ng kanyang babaeng kaklase, ibigla nga siyang sinugod ng isang galit na madre. Sinampal nga siya nito at sinabihan siyang lesbian. Ang mga pangyayari nga na ito ay siyang naging dahilan kung bakit nagpalipat-lipat ng eskwelahan itong si Cyndi Lauper noong siya ay bata pa. Nang siya ay magdalaga at nagsimulang mag-aral sa high school, dito naman siya nagsimulang makaranas ng mga pambubuli mula sa kanyang mga kaklase. Dahil nga medyo naiiba sa karamihan ang kanyang paraan ng pananamit, madalas nga siyang pagtawanan at binabato pa ng mga maliliit na bato kapag siya ay nakatalikod. Kapag kumakain naman siya sa mga restaurants, madalas nga siyang tingnan ng ibang mga customers. At yung iba ay talagang nagtatanong pa kung saan nga ba niya nabili ang kanyang mga isinusuot na damit. Sa mga punto nga na ito, itila nagkaroon nga ng mga insecurities itong si Cyndi Lauper sa kanyang sarili at hindi na nga niya alam kung saan pa siya lulugar. Si Cyndi Lauper ay naging pabaya sa kanyang pag-aaral at kalaunay na expelled sa high school. Tila katawa-tawa man at pasaway sa mga mata ng karamihan, mayroon namang taglay na talento itong si Cyndi Lauper pagdating sa musika. Maliit pa nga lang siya ay nakikinig na siya ng mga musika ng The Beatles at labis nga niyang iniidolo ang mga country singers na sina Dolly Parton at Patsy Cline. Sa edad na 12 ay tumutugtog na nga siya ng gitara at nagsusulat na rin ng kanyang mga sariling kanta. Sa mga time nga na ito, muli na nga nag-asawa ang kanyang ina at tumira nga silang lahat sa iisang bubong. Dito na nga nagsimulang makaranas itong si Cyndi ng pang-aabuso mula sa kanyang stepfather. Pinagnanasahan kasi sila neto ng kanyang ate at sinisilipan pa habang sila ay naliligo. Matapos na muntikang maghahasa, doon na nga napagpasyahan ni Cyndi na tuluyan ang umalis sa kanilang bahay. 17 anyos pa lamang siya that time, kaya naman hindi naging madali para sa kanya ang mamuhay ng mag-isa. Para masuportahan ang kanyang sarili, nagtatrabaho nga siya bilang waitress sa isang maliit na restaurant sa Vermont. Sinubukan nga niyang kumuha ng mga art classes sa Johnson State College, ngunit dahil nga sa kanyang napakaliit na sahod, hindi nga niya ito nagawang ipagpatuloy. Si Cyndi Lauper ay nagka-boyfriend at nabuntis ng hindi inaasahan. Bagamat masaya nga siya at handa na para maging isang ina, itila salungat naman ito sa taong nakabuntis sa kanya. Gusto nga nitong ipalaglag ang bata at dahil nga teenager at wala pang sapat na income
ay pumayag na nga lang din itong si Cyndi Lauper na ipalaglag ang bata, isang bagay na pinagsisisihan pa rin niya magpahanggang ngayon. Si Cyndi Lauper ay nakakuha ng pag-asa sa pamamagitan ng musika. Napabilang nga siya sa iba't ibang mga banda at tumutugtog nga sila sa mga nightclubs. Ngunit maging sa banda, itila hindi nga pa rin ligtas itong si Cyndi sa mga paparating na panganib. Habang nagkakaroon kasi sila ng inuman sa isa sa mga bahay ng kanyang kabanda, ay naging agresibo nga ang ilan sa mga miyembro at sinubukan siyang gahasain. Akala siguro ng kanyang mga kabanda na itong si Cyndi Lauper ay mababang uri ng babae na pwede lamang nilang abusuhin. Nagawa ngang makasurvive ni Cyndi Lauper noong gabing iyon at muli nga siyang naghanap ng mga bagong katrabaho. Iginugol nga ni Cyndi Lauper ang unang mga bahagi ng kanyang dekada 70 sa pagtatanghal sa iba't ibang mga cover bands. Noong 1975, naging bahagi nga siya ng Janis Joplin cover band na kung saan pine-perform at ginagaya nga niya ang estilo at full-throated voice ng yumaong rock icon na si Janis Joplin. Sa ilang taong pagtatanghal ni Cyndi sa banda na ito, itila nabugbog nga ng husto ang kanyang boses. Pagdating ng taong 1977, ibigla ngang nawala ng boses itong si Cyndi Lauper at nang magpasuri nga siya sa doktor, ay nadiskubre nga na mayroon pala siyang inverted cyst sa kanyang vocal cords. Pinayuhan nga siya ng doktor na itigil na ang kanyang pagkanta at umabot nga ng halos isang taon ang pamamahinga nitong si Cyndi sa musika. Ngunit sadyang mahal nga ni Cyndi ang pagkanta, kaya naman ang tuluyang makarecover, imuli na nga siyang bumalik sa pagtatanghal. Kasama ang saxophone player na si John Turi, ibinuo nga ni Cyndi ang bandang Blue Angel. Nag-record nga sila ng mga original song at nag-submit ng demo tape noong 1979 sa kilalang manager na si Steve Masarski. Nagustuhan nga ni Masarski ang boses ni Cyndi, kaya naman binili niya ang kontrata ng banda sa halagang $5,000. Ipinasok nga niya ito sa Polydor Records at ang banda ay nakapag-release ng album sa taong 1980. Ngunit naging mahina nga ang benta ng album at ang banda ay nagkaroon ng iba't ibang mga negative comments mula sa mga kritiko. Tinuligsama ng kanilang banda ay marami namang mga record producers ang nagkaroon ng interest kay Cyndi. Kaliwat ka ng mga record label nga ang nag-offer sa kanya ng mga solo contract, ngunit wala nga ni isa sa mga ito ang tinanggap ni Cyndi. Loyal kasi siya sa kanyang banda at noong mga time nga na iyon ay wala nga siyang plano na maging isang solo artist. Alam kasi ni Cyndi kung paano itinuturing ang mga babaeng solo artist sa industriya. Ayaw nga ni Cyndi na minamanduhan siya sa kung ano ang kanyang gagawin, uri ng kanyang kakantahin, at especially ayaw na ayaw ni Cyndi na pinapakialaman siya sa kung ano ang kanyang susuotin. Dahil nga naging failure ang karera ng bandang Blue Angel ni Cyndi, ay napagpasyahan nga nila na si Baki na si Masarski bilang kanilang manager. Ngunit ang desisyon nga na ito nila Cyndi ay mas maglalagay lamang sa kanila sa mas mahirap na sitwasyon. Nagsampa kasi itong si Masarski sa kanila ng kaso at sinisingil nga sila neto ng $80,000 na danyos. Para sa isang banda na nagkakaroon ng struggle sa kanilang karera, e isang paraan nga lang ang maari nilang gawin. At ito ay ang sumuko at mag-file ng bankruptcy. Matapos mag-file ng bankruptcy, ituluyan ngang na-disband ang bandang Blue Angels. Mas lalo pang dumagdag sa problema ni Cyndi ang muling pagkawala ng kanyang boses. Tila lumala nga ang kanyang sis, bunga na nga rin ang kanyang walang tigil na paggamit sa kanyang boses. Dahil nga hindi makakanta, wala na nga rin pera itong si Cyndi para suportahan ang kanyang sarili. Dito na nga siya muling bumalik sa pag-waitress at maging ang pagiging kasambahay at sales lady, ipinasok na nga rin itong si Cyndi. Sa kabila nga ng mga ito, hindi nga pa rin nawawala sa puso at isipan ni Cyndi na muling makabalik sa musika. Buti na nga lang inakilala niya ang vocal coach na nagngangalan Katie Agresta. Bukod sa pagtulong na magamot ang kanyang vocal cord, itinuruan nga rin siya neto ng ilang mga pamamaraan at techniques para maiwasang bumalik ang kanyang sakit. Sinadjust nga ng vocal coach na ito kay Cyndi na maaring siya ay nasa maling klase ng musika. Ang rock ay hindi healthy para sa kanyang boses at mas nababagay nga sa kanya ang genre-rang pop. Matapos na maging fully recovered, muli na ngang nakabalik sa pagpe-perform itong si Cyndi. Kumakanta nga siya sa iilang mga local clubs sa New York hanggang sa mapanood nga siya ng isang executive na nagngangalang David Wolf. Naging manager nga niya ito at tinulungan siyang makapag-sign ng solo contract sa Portrait Records, isang record label na sister company lang din ng Epic Records. Pagdating ng October 14, 1983, dito na nga na-release ni Cyndi Lauper ang kanyang kauna-unahang album na pinamagatang She's So Unusual. Tampok nga sa album na ito ang mga kanta na siyang magbabago hindi lamang sa karera kundi pati na rin sa buhay ng baguhang si Cyndi Lauper. Ang pinakaunang single kasi ng album na pinamagatang Girl Just Wanna Have Fun ay naging international hit, nagtap sa US Billboard at umakot pa ng mga parangal sa MTV Video Music Awards. Ang pangalawang single naman na Time After Time ay siyang naging kauna-unahang kanta ni Cyndi Lauper na nag-number 1 sa US Billboard Hot 100.
Ang mga cover songs din ng album na pinamagatang Money Changes Everything, She Bop, at When You Were Mine ay nagkaroon din ng magandang performance sa mga music charts. Si Cyndi Lauper ay mabilis na naging superstar dahil lalo pang hirangin siya bilang Best New Artist sa Grammy noong 1985. Tinawag din siyang Miss Magazine Woman noong 1985 dahil lang nga sa paglabas niya bilang cover sa iba't ibang mga sikat na magazine sa Amerika, kagaya na lamang ng Rolling Stone, Newsweek, People, at Time Magazine. Naging isa rin siya sa mga artist na napiling kumanta sa Charity Song for Africa noong 1985 na pinamagatang We Are The World. Sa lahat ng mga artist that time, itong si Cyndi Lauper nga lang ang may pinakamaraming bilang ng fans na teenager. Ang kanyang mga kanta kasi kadalasang tumutukoy sa buhay ng mga kabataan, gayong 32 years old na naman talaga siya during that time. Sadyang patok lang talaga sa mga kabataan ang fashion style na pinauso ni Cyndi that time. Maraming ang gumagaya noon sa kanyang funky colorful hairstyle, mga naglalakihang bracelets, at especially sa kanyang mga retro cut na mga dress at skirts. Dinaglaon ay na-develop nga itong si Cyndi sa kanyang manager na si David Wolf. Sila ay naging magkasintahan na siyang naging dahilan ng mas lalong pag-unlad ng karera ni Cyndi sa industriya. Ipinasok nga siya ni David Wolf sa iba't ibang mga aktibidad, kagaya na lamang ng paglabas ni Cyndi Lauper sa WWE, matagumpay na concert film sa Paris, at bukod nga sa pagre-record ng mga movie soundtracks, ay gumawa na nga rin ng paraan itong si David Wolf na maipasok itong si Cyndi Lauper sa film industry. Isa kasi siya sa mga nag-produce ng 1988 movie na pinamagatang Vibes. Pinagbidahan nga ito ni Cyndi Lauper, ngunit unfortunately ay naging failure nga ang naturang movie. Back in 1986 ay na-release na nga ni Cyndi Lauper ang kanyang second studio album na True Colors. Ang lead single neto na True Colors ay nag-number 1 sa US Billboard Hot 100. And I see your true colors shining through. Ang kanta nga na ito ay inaalay ni Cyndi para sa kanyang kaibigan na pumanaw dahil sa sakit na AIDS. Ang kanta ay nagkaroon ng malaking impact sa gay community dahilan na pangitayo ni Cyndi Lauper sa mga sumunod na taon ang non-profit organization na tinawag niyang True Colors Fund. Layunin nga ng organisasyon na ito na tulungan ang mga kabataang LGBT na walang sariling tahanan. Samot-saring mga artist na nga ang gumawa ng kani-kanilang mga version ng True Colors, kabilang na nga dyan si Phil Collins noong 1998, Casey Chambers noong 2003, at marami pang iba. Ang pagiging dominante ni Cyndi Lauper sa mga charts ay nagpatuloy hanggang late 80s. Tila naging laman nga ng mga radyo ang kanyang mga hit songs, kagaya na lamang ng Change of Heart, All Through the Night, I Drove All Night, My First Night with You, at marami pang iba. Matapos ang mahigit sa 6 na taong relasyon, ituluyan nang natapos ang relasyon ni Cyndi sa kanyang manager na si David Wolf. Nagiwalay nga sila noong 1988 at labis ngang nasaktan si Cyndi dito. Pagdating ng taong 1989, ay nagkaroon nga ng concert itong si Cyndi Lauper sa Soviet Union. Ngunit sa mga panahon nga na ito, hindi pa pala siya nakaka-move on. Sinabayan pa ng kanyang mga failed movie attempts, ilabis ngang na-depress itong si Cyndi Lauper. Ayon pa sa kanya, na sa loob ng 2 linggong trip niya sa Soviet Union, na-realize nga niya na kahit gaano pa man karaming tao ang nakapaligid sa kanya, ramdam pa rin daw niya na siya ay nag-iisa. Maraming beses mang naisipan ni Cyndi na magpatiwakal, tila isang bagay nga lang ang pumipigil sa kanya para gawin ito. Ayaw nga niyang ma-headline sa mga pahayagan sa mga katagang girl who wanted to have fun, just didn't. Luckily, makalipas ang ilang buwan, nakilala nga ni Cyndi Lauper ang aktor na si David Thornton. Nagkasama nga sila sa film na pinamagatang Off and Running, at mula nga noon, naging magkaibigan na nga silang dalawa. Ang pagkakaibigan nga na ito ay nag-turn into romantic relationship, kaya naman pagdating ng November 24, 1991, ituluyan na nga silang ikinasal. Muli mang nanumbalik ang sigla ng buhay ni Cyndi, dito naman nagsimulang dumikline ang kanyang karera sa musika. Bunga na nga rin kasi ng pag-refuse niya sa mga ipinapagawa ng kanyang record label, nawala nga ang suporta ng mga ito sa kanya. Ang pangyayari nga na ito, naging dahilan upang hindi natangkilikin ng mga tao ang kanyang pang-apat na album noong 1993. Bagsak nga ito sa mga charts at kumita lamang ng mahigit sa 120,000 copies. Matapos na manganak sa kanyang panganay noong 1997, sinubukan pa nga ni Cyndi na mag-release ng album. Ngunit katulad ng kanyang pang-apat na album, hindi nga rin ito naging matagumpay. Although naging aktibo pa rin naman si Cyndi sa iba't ibang mga show at movies, itila hindi na nga naging katulad ng dati ang popularidad niya sa buong mundo. Si Cyndi ay mas piniling tugtugin ang mga musika na naaayon sa kanyang gusto. Hindi nga siya sumabay sa panahon at hindi rin lumikha ng mga ingay na katulad ng ginawa ng kanyang karibal na si Madonna. Kahit pa man kasi sa kasalukuyan, sobrang in demand pa rin itong si Madonna. Sobrang popular at hindi pa rin nawawala sa mga headlines.
Si Cyndi Lauper ay nakapag-release pa ng mga album hanggang 2016. Sobrang aktibo pa rin niya sa paggawa ng mga concerts, ngunit kamakailan nga lamang na pagkaalaman na si Cyndi ay mayroon palang sakit na psoriasis. Isang uri ng sakit sa balat na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng katawan, para nga itong rashes, ngunit mas malala at mas masakit. Ang mas mahirap pa sa sakit na ito, iwala nga itong lunas. Year 2010 pa nga nang madiagnose itong si Cyndi Lauper ng psoriasis at talagang labis nga itong nakaabala sa pagsasagawa niya ng mga tour. Una itong lumitaw sa kanyang anit, sunod ay sa tenga, leeg at kalaon ay kumalat na nga rin pati sa kanyang tiyan at braso. Para matakpan nga ito, inagsusuot nga itong si Cyndi Lauper ng mga long sleeves, turtleneck at makapal na makeup. Ginagawa nga ni Cyndi Lauper ngayon ang lahat ng paraan para lamang maibsan ang kanyang sakit. Umiiwas nga siya sa mga bawal na pagkain at palagi nga siyang umiinom ng coffee enema. Medyo napabagal nga nito ang pagkalat ng kanyang psoriasis, ngunit nagbigay naman ito ng labis na problema sa kanyang boses. Same lang din sa gamot na kanyang iniinom ngayon na nagdudulot naman ng problema sa kanyang immune system. Si Cyndi Lauper ay hindi lamang nahihirapan physically, kundi pati na rin mentally. Siya ay palaging nakakaramdam ng stress at para nga mawala ito, ipalagi nga siyang nagyo-yoga. Dati ay sobrang pangit na nga ng tingin niya sa kanyang sarili. Ngunit simula nang umaten siya sa meeting na inilunsad ng National Psoriasis Foundation, inagbago na nga ang kanyang pananaw sa kanyang sakit. Na-realize nga ni Cyndi na hindi siya nag-iisa at mula nga noon, ginamit na nga ni Cyndi Lauper ang kanyang popularidad para mag-raise ng awareness tungkol sa sakit na psoriasis. Sa ngayon, si Cyndi Lauper ay 69 years old na. At ayon pa sa ibang mga report, inagbabalak ng araw itong si Cyndi na magretiro na sa musika. Nitong kamakailan lang kasi ay naging usap-usapan sa Twitter ang isang pahayag na sinabi di umano ni Cyndi Lauper. As we get older, there are phases of life that we enter too. And being a singer just isn't fun anymore. Marami nga ang nalungkot sa balitang ito dahil ano pang mag-trending sa Twitter ang hashtag Thank You Cyndi. Gayunpaman ay wala namang opisyal na pahayag ang kampo ni Cyndi tungkol sa naturang trend. Sa ngayon si Cyndi ay mas abala sa kanyang mga charity works at ngayong buwan nga na ito ay malalaman na nga kung mapapasama nga ba siya sa listahan ng mga Rock and Roll Hall of Fame. Na-nominate kasi itong si Cyndi Lauper noong January at sana nga ay pala rin siyang mapasama. Si Cyndi Lauper ay isang malaking halimbawa ng pagpapakatotoo. Ginawa nga niya ang lahat ng mga bagay na magpapasaya sa kanya, hindi lamang sa kanyang fashion, kundi pati na rin sa musika. Hindi man siya nagkaroon ng perpektong karera, ay naging perpektong halimbawa naman siya ng salitang pag-asa. Pag-asang makasurvive sa mapangusgang mundo at pag-asang makamit ang pangarap gamit ang katangi-tanging talento. I see your true